lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Atin din pong ipinagdiriwang at ginugunita ang kapisahan ni San Carlos Luanga at mga kasamang mga martir. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong umusbong ang lalong marami pang Kristiyano mula sa dugong dumanak sa mga martir. Ibagaloob mong ang iyong pinagpupunlaang simbahan ay masaganang mapag-anihan mula sa dugong dumanak dito na galing kina San Carlos at mga kasama sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwa ditong isang bilanggo. Wika niya, nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda na mga Hudyo at hiningin parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sinumang nasasakdal nang hindi muna nagkaharap ang magkabilang panig at magkaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya namay hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila
ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito, kaya tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasiya sa kanyang usapin. Kaya pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin iyaong kanyang kabutihan. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Ang angwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Ang poon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon, sa nilikhay magaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa Kanya'y sumusunod. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?
Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang magbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig." Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang maga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Maligayang pagbabalik, maligayang pagdating dito po sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Ano ba ang nagpapalungkot sa iyo? Sige nga, isipin mo nga. Ano yung nagpapalungkot sa iyo? Ano yung nagpapaiyak sa iyo? Yung dahilan kung bakit pabalik-balik ka dito, no? Idinudulog mo sa Nazareno. Sa tingin ko lahat naman tayo, gusto maging masaya. Umalakpak nga yung gusto maging masaya. Kung gusto mong maging masaya, magmahal ka. Yun lang. Hindi pwedeng mawala ang pagmamahal sa bawat isa. Kasi kahit pa anong sabihin mo, kahit ano pang hanapin mo, kahit ano pang hingin mo sa Nazareno, na ipagkakaloob naman talaga niya sa iyo, katulad ng bahay, kotse, maraming pera, relasyon. Kahit nasa iyo na lahat yan, kapag hindi mo naranasan ang magmahal at ang mahalin, laging may kulang. Isa sinasabi natin, gusto natin maging practical. Kaya lagi nating ikinocompromise. Saka na yung pag-ibig na yan. Ang importante, busog ako. Ang importante, may pera ako. Saka na yung love, love, love na yan. Hindi tayo mabubuhay sa love, 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 love. Pero sa tingin ko, okay. Walang love. Nabubuhay tayo. Pero, hindi masaya. Nag-isipan mo ng buti, ha? Pero hindi masaya. Kasi gusto talaga natin at kailangan natin maranasan, maramdaman ang magmahal at ang mahalin. Wala na po tayong question doon sa mahal ba ako ng Diyos? Kung sakaling nagtatanong ka kung mahal ka ng Diyos, malinaw na malinaw, mahal ka ng Diyos. Kung titingin ka doon sa imahin ng Poong Nazareno, nagsasabing mahal ka ng Diyos. Pag tumingin ka dito sa krus na nakapako, patay,
Nagsasabing mahal ka ng Diyos. Pag tumingin ka sa Kristong nabuhay, nagsasabing mahal ka ng Diyos. At sa bawat misa, sa pagpipira-piraso ng tinapay na laging ibinibigay, ito yung katawan ko dahil mahal kita. Eh ngayon, ang tanong, ibinabato sa atin. Kung paanong tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, iniibig mo ba ako?" Ngayon, ibinabato ito sa atin, ibinabato ito sa iyo. "Mahal mo ba ako? Iniibig mo ba ako? Iniibig mo ba ako ng higit dito? Iniibig mo ba ako?" Oh, ngayon, kayo ang sumagot. Tayo ang sumagot. Mahal ba talaga natin ang Poong Nazareno? Mahal ba natin kahit hindi niya ibigay ang inihiling mo? Mahal pa rin ba natin siya kahit na nagdidebosyon ka tapos nagkasakit ka? Mahal pa rin ba natin ang Nazareno kahit na pumupunta ka dito tuwing Biyernes tapos biglang na bankrupt, biglang nawalan ka ng trabaho, biglang namatayan ka? Mahal mo pa rin ba ang Nazareno? Pag tinanong ko naman, lahat siguro sasagot naman na mahal mo ba ang Nazareno? Lahat sasagot na, "Opo, mahal ko ang Nazareno." Ngayon, tingnan natin. Hindi pwedeng sa salita lang. Pag sinabing, "I love you," "Mahal kita," "Iniibig kita," madali yan. Pero yung nagmamahal, dapat marunong umako ng responsibilidad. Kasi sabi ni Jesus, sumagot si Pedro, "Opo, iniibig kita, mahal kita, Jesus. Okay, pakanin mo ang aking mga tupa. Pangalagaan mo ang aking mga tupa." So may kaakibat na pagkilos. May kaakibat na responsibilidad. Ang taong nagmamahal, handang umako ng responsibilidad. Ang taong nagmamahal, handang limutin ang kanyang sarili, yung para sa kanya, kasi nakafocus siya sa kung ano ang kailangan, sa kung ano ang pwedeng maibigay doon sa kanyang minamahal. Ngayon kasi parang sa mga kabataan, talagang hindi na lubos na naiintindihan na yung love, hindi yan basta pakiramdam lang, hindi yan basta naramdaman lang. Pag sinabing magmamahal, magdidesisyon ka. Kailangan mong desisyonan, magmamahal ka ba o hindi. Kung magmamahal ka, handa ka bang umako ng responsibilidad? Maganda yung stages natin, di ba? No? Sa relasyon, maganda yung pumupunta muna tayo sa ligawan portion. Kasi sa pagliligawan, doon dumadaan yung pagkakakilanlan, nagpapakilala ako, kikilalanin kita, bago natin lubusang sabihin, handa na akong mahalin kita. Handa na tayong magmahalan. At kung magmamahalan, handa tayong tumanggap sa kung sino tayo, sa kung ano ang kaya nating ibigay sa isa't isa. Paano ko nasabing desisyon ang pag-ibig? Desisyon yan. Hindi yan yung bug, 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 bug. Hindi yan ganyan. Bakit desisyon? Eh kasi ngayon o kahapon lang, talagang against all odds, mahal namin ang isa't isa. Kaya iyak-iyak pa tayo.
Kinabukasan, Father, ayaw ko na po. Hindi ko na po siya mahal. Ganun lang. Kaya nga, desisyon yun. May iaalok sa iyong pag-ibig, tatanggapin mo ba? Pag tinanggap mo, kaya mo bang panindigan? Yung sinasabi ko ulit, no? Nandito ba tayo kasi mahal natin ang Poong Nazareno? O nandito lang tayo kasi may hinihingi tayo sa Nazareno? Okay naman po sa Nazareno, no? Basta't maging totoo ka lang eh. Okay naman sa kanya, kung talagang hindi mo pa siya kayang mahalin, okay lang sa kanya yan eh. Hindi ka niyan pipilitin. Kasi yung pagmamahal, kusang ibinibigay yan. Ha? Kusang ibinibigay yan. Hindi mo pwedeng bilhin yan. Walang halaga yan, walang presyo ang pagmamahal. Kaya nga kahit presyohan mo, kahit bayaran mo ng milyon, kahit bigyan mo ng kapalit, hindi niya maibibigay sa iyo yung tunay na damdamin na kailangan mo na magpapasaya sa iyo. Tandaan mo yan. Kahit gaano kakayaman, basta't binili mo ang pag-ibig, binayaran mo, wala talaga. Sa mga panahong ito, talagang sinusubok yung ating pag-unawa sa usapin ng pag-ibig. Minsan di ko po maintindihan, no? Sa mga matatanda ba? Kasi kung yung mga kabataan, yung pang-unawa nila, pagmahal namin kasi yung attraction. Doon nakadepende sa itsura, sa attraction, yung na-attract lang ako eh. Sa matatanda ba? May pag-ibig pa rin ba? Kaya kayo nananatili dahil nagmamahal pa kayo sa isa't isa o kailangan may mag-alaga sa akin eh. Kasi patuloy yun eh. Di ba? Ang pagmamahal, patuloy na inaalagaan. Hindi na nag-holding hands, hindi na nagyayakapan. Anong, bakit? Wala na bang love? Responsibilidad na lang ba? Dapat magkatuwang. Love and responsibility. May responsibilidad kang pasayahin ang iyong minamahal. May responsibilidad ka na mahalin siya upang mas maramdaman niya na tao siya. Minsan, tabi-tabi po ha. Minsan, mas mahal niyo pa yung aso kaysa sa tao. Mas ginagastusan mo pa yung tuta kaysa sa anak mo. Mas mahal pa yung pagkain ng aso kaysa sa anak mo eh. Ano bang problema natin? Mas madaling mahalin ng hayop kaysa sa tao? Pag ganun, baka talagang may problema tayo. Baka nawawala na talaga yung pagpapahalaga natin sa tunay na kahulugan ng pagmamahal. Yan nawa, no? Sa araw na ito, patuloy natin pagnilayan. Yung tanong ni Jesus kay Simon Pedro, tanong din sa atin. At ikaw lang din ang makakasagot nito. At alam ni Jesus yung buong katotohanan. Iniibig ba natin ang Poong Jesus Nazareno? Amen. Magsitayo po ang lahat. Bunga ng pagkaunawang isinugo tayo sa misyong katulad ng kay San Pedro, hilingin natin sa Diyos Ama na palakasin ang ating pananampalataya. Ang ating pong itutugon, Ama, pagpalain mo ang iyong kawan.
Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang Santo Papa at lahat ng may katungkulan sa simbahan, naway gabayan ng banal na Espiritu. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga mag-asawa naway magkaroon ng matalas na pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at maging maligaya sa kanilang pagsasama. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga makasalanan naway makatagpo ng pag-asa at lakas ng loob sa pagpapatawad ng Panginoon kay San Pedro. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga may sakit at nababagabag, naway makaranas ng presensya ng Panginoon sa gitna ng kanilang mga pagdurusa at paghihirap. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makatanggap ng liwanag, kaligayahan, at kapanatagan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, malakad tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ng mga alay ay nagsusumamo na maganap nawa namin ang paglilingkod na ito. Katulad ng mga martir na ginawaran mo ng kakayahan na namatay, na mamatay kaysa ikaw ay talikdan, kami naway makapaghandog ng may kaloobang nakatalaga sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Carlos Luanga at mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel nang sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, minasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Carlos Luanga at mga kasamang martir at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, alleluia. Amen, amen, amen. Amen, alleluia. Buong kababa
paanlab tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, paggalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paggalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Salamat po
Sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, Masapong Jesus Nazareno. Patubayan niyo po at nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at iyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami papabayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at husay kay kasama ko. Ang samo at kasal sana'y pakinggan mo pawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y kukurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na namin ang banal na pakikinabang sa paggunita sa mga martir na hindi naigupo ng kamatayan, kami nagsusumamo na ang nagdulot sa kanila ng paninindigang magtiis ay magbigay dinawa sa amin ng pananampalataya at pag-ibig sa gitna ng mga dapat pagtiisan dito sa daigdig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong inamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan.